Magandang araw sa inyo mga bata. Ako si Teacher Sonia, ang inyong magiging gurong gabay para sa ating tanging sa EPP4 Home Economics. Sa kabuuan ng ating aralin, kayo ay inaasahang na ipamamalas ang pangunawa sa batayang konsepto ng gawaing pantahanan at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan. Na isasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan. Nakatutulong sa pag-aalaga sa matatanda at iba pang kasapi ng pamilya. Naiisa-isa ang mga gawain, nakatutulong sa pangalaga sa iba pang kasapi ng pamilya, halimbawa, pagdudulot ng pagkain, pag-abot ng kailangang kagamitan, pagkukwento at pakikinig. Naisasagawa ang pagtulong na may pag-iingat at pag-ala. Naalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Ating sagutan ang gawain ito. Panuto, sabihin kung tama o mali ang ipinapahiwatig sa bawat pangungusap. Una, mahalaga na hindi ipaalam sa magulang at iba pang kasapi na mag-anak ang schedule ng klase, lalo na ang oras ng simula at tapos nito. Tama o mali? Tumpa, mali. Pangalawa, nakikipaglaro sa kaklase habang inaawit ang pambansang awit. Tama o mali? Magaling. Pangatlo, ang pagtupad sa nakatakdang gawain sa bahay ay nagdudulot ng kaginawahan at mabuting pagsasamahan ng bawat kasapi na mag-anak. Mahusay. Tama. Pang-apat, marapat lamang ng iyong mga kaibigan ay kakilala ng mga kasapi na mag-anak. Wow! Tunay ngang magagaling ang aking mga eskwela. Ngayon naman, tayo ay manonood ng isang maikling kwento. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Batang may malasakit. Napag-usapan ng mga kaibigan ni Kit na magkita-kita para maglaro sa plaza pagkatapos ng klase. Pagka-uwi sa kanilang bahay, nagpaalam si Kit sa kanilang tatay Kaloy, ngunit hindi siya pinayagang sumama. Nakasimangot siyang bumalik sa kanilang silid tulugan upang doon na lamang maglaro. Ngunit, bigla niyang naisip na sa kanilang nanay na lamang siya magpaalam. Inay ang tawag ni Kit sa kanilang nanay. Inay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalang tanong niya sa kanilang nanay na nakahiga sa kama. Oo anak, lagnat lang ito. Naulanan kasi ako kahapon habang kinukuha ko ang mga sinampay. Sagot ng kanilang ina. Dali-daling lumabas si Kit upang kumuha ng malamig na tubig sa planggana at bimpo. Pinunasan niya ang kaniyang nanay gaya ng ginagawa nito kapag siya ang may sakit. Inayos ni Rin ang higaan ng kaniyang ina at tiniyak na komportable ito. Dumating si Tatay Kaloy na may dalang gamot at pinainom ito kay Nanay Linda. Inabutan ni Kit ng isang basong tubig ang kaniyang nanay. Inalalayan niya rin ito sa pag-inom gaya ng ginagawa nito kapag siya naman ay may sakit. Inay, papalitan ko lamang po ang tubig. Paalam ni Kit. Kahit na nais talaga niyang sumama sa kaniyang mga kaibigan, mas pinili ni Kit na tumulong sa pag-aasikaso sa kaniyang nanay at tumulong sa mga gawaing bahay. Dahil dito ay tuwang-tuwa sina Tatay Kaloy at Nanay Linda dahil napatunayan nilang si Kit ay may malasakit sa kaniyang kapwa. Tungkol saan ang kwento ninyong napanood? Paano na ipakita ni Kit
ang pagmamalasakit sa kanyang nanay. Kung ikaw si Kit, ganun rin ba ang gagawin mo? Bakit? Sa pagkakataong ito, kayo naman ay makikinig ng isang kwento. Makinig ng mabuti at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ang kwento natin ay pinamagatang si Lola Leoncia. Ang mag-asawang si Namang Lito at Aling Lita ay biniyayaan ng tatlong anak na puro babae. Sila ay sina Lala, Lirio at Lina. Sama-sama silang nakatira sa isang bahay kasama ang nanay ni Aling Lita na si Aling Leoncia, 75 taong gulang. Pagsasaka ay kinabubuhay na mag-anak. Masayang mag-anak sa piling ng isa't isa. Nagtutulungan, nag-uunawaan, nagbibigayan, naggagalangan, at nagpaparaya ang bawat isa kung kinakailangan. Isang araw sa hindi inaasahang pangyayari, biglang inatake sa puso si Aling Leoncia na naging dahilan ng pagkaparalisa ng kalahati ng kaniyang katawan. Naging alagain si Aling Leoncia at nangangailangan ng masidhing pag-aaruga at pag-aalaga ng bawat kasapi ng pamilya. Kinakailangan ding maghanap ng trabaho si Lala. Ito ay upang may panusto sa kanilang araw-araw na pangailangan. Nalaman ni Lirio at Lina ang problema ng kanilang ina. Nagpresenta ang dalawang bata na sila na ang mag-aalaga kay Aling Leoncia dahil natutunan na nila sa paaralan ang pag-aalaga sa may sakit. Bati sa kwento, sino ang nangangailangan ng pag-aalaga ng mga kasapi ng pamilya? Paano kaya ang gagawing pag-aalaga ni Lirio at Lina kay Aling Leoncia? Sa tingin mo, sino-sino ang mga kasapi ng iyong pamilya na nangangailangan ng pag-aalaga? Paano mo sila aalagaan? Naranasan mo na bang mag-alaga ng kasapi ng pamilya na may sakit? Paano mo ito nagawa? Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pag-aalaga sa may sakit. Una, panatiling malinis at maliwalas ang silid ng may sakit. Alisin ang mga sampay na maaaring pamahayan ng lamok. Pangalawa, ilagay sa kanyang silid ang mga pangunahin niyang pangailangan at iba pang mahalagang gamit. Pangatlo, panitiliing bukas ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Pang-apat, ipaskil sa isang lantad na lugar ang schedule ng pagpapainom ng gamot para sa kaalaman ng kasambahay. Maglaan ang sadyang lalagyan ng mga gamot. Panglima, iwasang maalis ang etiketa o label ng mga ito. Alisin kaagad ang mga boteng walang laman, mga balat ng gamot, at mga gamot na hindi na kailangan. Pang-anim, panatiling malinis ang kagamitan ng may sakit, tulad ng baso, kutsara, at takalan ng gamot. Hugasan agad ang mga ito pagkatapos gamitin. Pang-pito, gawing maginhawa ang pakiramdam ng may sakit. Punasan siya ng maligamgam na tubig araw-araw o paliguan kung hindi makasasama sa kanyang kalagayan. Pang-walo, pasuotin siya ng maluwang at maginhawang damit pambahay. Pang-siyam, sikaping makapagsipil siya ng ngipin araw-araw. Pang-sampo, kung gumagamit siya ng arinola, sikaping maitapon agad ang laman nito. Pang-labing-isa, bigyan ng sapat na panahon
na makapagpahinga ang may sakit. Iwasan ang pagtigil ng mga bata sa silid kung nakagagambala sa kanila ang ingay ng mga ito. Kung may lagnat, sipon at ubo. Una, bigyan ng gamot para sa sipon, ubo at pampababa ng lagnat ayon sa reseta ng doktor. Pangalawa, bigyan ng sapat na inumin ang may sakit. Maaari siyang bigyan ng malinis na tubig, salabat, limonade o anumang inumin galing sa katas ng prutas. Pangatlo, hayaang presko ang silid ngunit tiyaking hindi naman giginawin ang may sakit. Pang-apat, bigyan ng kumot ang may sakit upang hindi ginawin. Kung may diarrhea o nagdudumi ang may sakit, una, bigyan siya ng sapat na likido katulad ng A. Gatas ng ina, B. Malabnaw na lugaw, C. Sopas, D. Bula ng sinaing na kanin o am, E. Katas ng prutas, F. Sabaw ng buko. Pangalawa, gumamit ng ORS o oral rehydration salt ayon sa mungkahin ng doktor. Pangatlo, dalhin sa manggagamot kung kinakailangan. Ngayong alam niyo na kung paano mag-alaga ng may sakit, maaari niyo bang ibahagi ang inyong karanasan sa pag-aalaga sa kanila? Mahusay! Sa ating kasalukuyang panahon na ang mga tao ay puno ng takot dahil sa nakahawang sakit, paano mo sila aalagaan? Paano mo iniingatan ang iyong sarili? Paano mo naipagpapatuloy ang iyong pag-aaral sa ganitong sitwasyon? Maglaro naman tayo ng scrambled letters. Kumuha kayo ng isang malinis na papel at ayusin ang mga letra upang makabuo ng wastong salita na angkop sa pangusap. Number 1. Natutulog si Lola sa loob ng kanyang silid kaya hindi ako puwang. Tama, mag-iingay. Number 2. Puwang ko ang aking kapatid na may lagnat habang ang aking ina ay naglalaba. Magaling! Babantayan! Number 3. Puwang ko ang aking ina na may sakit. Mahusay! Aalagaan! Number 4. Painumin ko ng puwang ang aking kapatid na may sakit. Tumpak. Gamot. Number 5. Puwang ko si ate ng mga prutas at masustansyang pagkain upang siya ay mabilis na gumaling. Bibigyan. Wow! Napakahusay mo! Ngayon naman, upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating aralin, sagutan natin ang gawaing ito na pinamagatang Snapchat Game. Sasabihin ng mabilis ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na salita sa puwang. Una, panatilihing puwang ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Bukas, sara. Pangalawa, bigyan ng puwang ang kasapi ng pamilyang may sakit. Soft drinks, malinis na tubig. Pangatlo, dalhin sa puwang ang kasapi ng pamilyang may sakit kung kinakailangan. Tagamutan, albularyo. Pang-apat, gumamit ng puwang kung may diarrhea ang may sakit o ayon sa mungkahin ng doktor. ORS, asin. Panglima, panatiling malinis at puwang ang silid ng may sakit.
Alisin ang mga sampay na maaaring pamahayan ng lamok. Maaliwalas, makalat. Para sa susunod na gawain, pakinggan ang mga sitwasyong sasabihin ng guro. Magbigay ng tamang desisyon hinggil dito. Una, habang nag-aaral ka, nagsabi ang iyong nakababatang kapatid na masakit ang kanyang ulo. Ano ang gagawin mo? Masaya kang naglalaro ng iyong mga kaibigan. Pero, naalaala mo na orasan ang pag-inom ng gamot ng iyong ina at ikaw ang nagpapaalaala sa pag-inom nito. Para sa iyo, alin ang uunahin mo? Ngayon naman ay susubukin ko ang inyong kaalaman sa ating magiging aralin. Sa loob ng 3 minuto, magtala ng mga hakbang sa pag-aalaga ng may sakit na kasapi ng pamilya. Mahusay mga bata, nalubos ninyong naunawaan na wastong pag-aalaga sa may sakit na kasapi ng pamilya ay nangangailangan ng pag-aaruga, pag-iingat at paggalang na nagdudulot ng kaginhawahan. Para sa susunod na gawain, sagutan ang learner's activity sheet, gawain 1 at 2. Sagutan ito sa loob ng 5 minuto. Para sa pagmamarka ng inyong sinulat na talata, tingnan ang rubric sa pagsusulat ng talata.
isang puntos, mahirap basahin dahil sa hindi maayos at malinis na pagkakasulat ng kalata. 2 puntos, may kahirapang unawain ang pagkakasulat ng kalata. 3 puntos, malinis, ngunit hindi lahat ay maayos ang pagkakasulat ng kalata. 4 puntos, malinis at maayos ang pagkakasulat ng kalata. 5 puntos, malinis, maayos at may tamang konsepto ang pagkakasulat ng kalata. Handa na ba kayo? Simulan niyo na!
Hanggang sa muli, ako si Teacher Sonia.